Safe po ba yung after sex saka uminom ng pills? Hi everyone! It's me, Galy. Welcome back to our channel, mga kapatids. So, it's another Diane Q&A kasi sobrang gustong-gusto nyo to. Always ito ni-request kasi may iba sa inyo ang nag-mention na nakakatulong talaga itong mga ganitong video sa paggamit nyo po ng Diane 35. Kaya naisipan ko na gumawa na naman tayo ng pag-ilan na ba ito natin na Diane 35 Q&A. Basta kung pag-ilan man ito, ito yung i-co-content natin for today. So, nag-screenshot na ako ng 7 questions, mga kapatid, na I'm going to answer today. So, if this video interests you, please keep on watching. Before ako magbabasa, of course, I need my eyeglasses kasi hindi po ako nakakakita ng maayos. So, the first question goes like this. Ma'am, paano po sa loob ng 7 days, hindi nagkaroon, pwede pa rin po ba mag-take ulit niyan? So, for example, mga kapatid, naubos mo na tong isang buong pad ng Diane 35, tapos nag 7 days break ka, and sa loob ng 7 days break ay hindi ka nagka-period, what you're going to do, kung wala naman pong miss pill, pagka 8 day, resume ka na naman ulit. Kasi there are times, mga kapatid, ito, nangyari na to sa akin, mga kapatid, na may mga instances talaga na hindi ako dinadatnan within 7 days break. Kasi nga, alam niyo parang epekto na din sa katawan ko, mga kapatid, sa stress, sa pagod, ganyan. Tapos, according to my OB, it's still safe pa rin na mag-proceed basta wala pong miss pill. So, sa mga, may mga ganitong katanungan, ayan, ito po yung sagot ko. So, I hope, mga kapatid, klaro po tayo dito. So, now, let's proceed sa question number 2. Hello po, sana masagot. During po sa 7 days of rest ng pill, okay lang ba magsimula na agad sa pag-8 day? Safe pa rin po ba? I don't recommend this type of taking Diane 35, mga kapatid. It's because, first, hindi siya yung proper taking na nakalagay sa manual and hindi din ito ang nare-recommend ng OB. So, of course, hindi po ito safe. So, ang tama, mga kapatid, pagkatapos ng isang pad, mag 7 days break, pagka 8 day, mag-resume naman ulit sa current pad. So, yan. Let's practice, mga kapatid, following instruction, ganyan, and ano talaga, proper administration ng pagdadayan 35, pag-inom. Kasi, mahirap. Mamali ka lang ng isang tablet, mga kapatid. Mamali ka lang ng isang araw, ganyan. Sa pag-inom, malate rather. Buntis ka na, girl. So, alam mo yun, parang delikado, mga kapatid. It will affect our health, our finances. Kasi, di ba, ang hindi pagpa-family planning ay nakaka-apekto yan sa ating bulsa. Pag-take 2 ko na to sa question number 3 kasi nagsasalita ako kanina na hindi pala naka-record ang camera. Just me, Marimar. So, ito ulit yung question number 3, mga kapatid. Babasahin ko ulit. So, sabi dito ni Princess, sabi niya, hello, madam. Madam Jude. Sana masagot niyo po yung tanong ko. Paano po kung dire-diretso ang inom ng Diane pills? First pad, naubos na, diretso po yung pag-second pad. Mabubuntis po ba yun? Hindi mabubuntis, Princess, but possible po kayong hindi magkaroon ng period. Kasi, hindi nga kayo nag 7 days break. So, ang correct, kapag naubos na yung isang pad, kailangan mag 7 days break. Tapos, pagka 8 day, mag-resume sa current pad. So, yan. Ngayon, pang 4th question na tayo. Pak. Hi po, Galy Gascon. O, di ba? Complete ninja. First timer user po ako ng Diane. Dati po, trust pill gamit ko. Then, 1 year ako tumigil. Ngayon, mag-try ako ng Diane. Saan po ba ako pwedeng magsimula? Sa unang period po or sa last period? Now, kung galing ka sa ibang brand ng pills, mga kapatid, tapos nag-stop ka kagaya ni Jennifer, what you're going to do is kailangan mo mag-start sa pinakaunang period mo kasi nga nag-stop ka. Pero, for example, last month, nag-trust pill ka. What you're going to do is, pagkaubos ng lahat ng active pills, mga kapatid, ibig sabihin, yung mga vitamins sa pills na tinitake mo, like ferrous, ganyan. Kasi, di ba, may mga ibang pills na sa pinakababa, may ferrous sulfate. Huwag mo yung itake kapag gusto mo mag-change ng Diane 35, yung active pills lang yung inumin mo. Pagkaubos ng active pills, kinabukasan, mag-Diane 35 ka na. So, ibig sabihin, no gap ang gagawin mong method kapag nag-switch ka ng Diane 35. Pero dito sa case ni Jennifer, since natumigil siya, kailangan niyang mag-start sa pinakaunang araw ng kaniyang period. So, yan. I hope klaro ang lahat. Okay, panglima na to. O, diba, ang bilis natin. Hello, ma'am. I am using trust pills and planning to switch Diane.
if after ng 21 active pill, ay take na ako ng Diane, possible ba na maapektuhan ang menstruation ko? Yes, possible po kayo hindi datnan. Ito ang ginawa niya, no gap rule to. Ito yung tamang pag-switch ng Diane 35. Pero, ang parang con dito, kapag galing ka sa isang brand, tapos ininom mo yung 21, kunwari sa Trust ba yan na pill? I'm not really familiar sa Trust mga kapatid kasi hindi pa ako nakagamit. So for example, let's say, yung Trust na pill, merong 21 na active pills, tapos kinabukasan, nag-Diane 35 siya. Very correct ang ginawa niyong strategy ng pag-switch, but expect na hindi po kayo dadatnan. What you're going to do para datnan po kayo, pagkatapos mong ubusin niyo yung buong pad ng Diane 35, mag 7 days break ka para ikay magka-period. Yan. Tapos pagka 8 day, resume ka naman ulit. So I'm happy na tama yung ginawa niya. Okay, second to the last question. Wait lang, kasi parang malulubat lang ito. Meron mga kapatid at hindi na naman ito masisave. Hi everyone, I'm back. Pasensya na mga kapatid kung bigla-bigla na lang ako nagpapaalam every time na mag-vlog ako na kailangan ko munang patay ng camera kasi itong gamit ko na vlogging cam na Sony A5100. Beginner's friendly naman, very clear, but yung alam mo yung pag nagbi-video ka, kailangan maximum of 4 minutes lang ang running time kasi kapag sumobra ka, girl, nag-overheat, biglang namamatay. Ang nangyayari, hindi na sa-save yung file. So, ayaw natin yan nangyari kasi uulit na naman ako. So, yan. I just share my user experience, mga kapatid, just in case na planin yung bumili ng Sony A5100. Ayan, please consider this factor. So, ito na yung pang 6 na question, mga kapatid. Sabi dito, hello po, ma'am, ganda. Thank you so much. Pwede po ba uminom ng Diane pills kasabay ang folic acid vitamins? Ito yung vitamins na pampabuntis. Kasi, kaya po ako iinom ng pills kasi gusto ko pong magbuntis. Sabi kasi sa akin, inom daw ako ng pills, tas mga ilang months, itigil ko para mabuntis daw po ako. I just want to share my experience mga kapatid. Nung nagbuntis ako kay Vash, kasi nag-take din ako ng folic acid na vitamins. 4 months, basta more than 4 months before yung month na nabuntis talaga ako mga kapatid para maging okay na yung health ko according ni Harvey. Kasi si Harvey yung nakakaintindi ng Nihongo mga kapatid. Doon kasi ako sa Japan nanganak and siya yung kumakausap sa OB ko. Sabi ni Harvey sa akin, kinausap din yung OB ko kung mag-take ako ng folic acid, kung nakaka-okay ba siya sa health ko, ayan, and sa baby, kung kasakaling magka-baby man kami nung time na yon. And, we got the go signal. I'm not very familiar, mga kapatid, sa effect ng folic acid. Alam ko lang na okay siya inumin in preparation if you want to give birth. So, i-research na, mga kapatid, kasi hindi po talaga ako expert sa field na to. I'm just sharing my experience. Itong sabi ni ate na gusto niyong i-pair ang Diane 35 sa folic acid kasi gusto niyang magbuntis. I'm not really sure kung recommended ba to ng OB mga kapatid kasi 'di ba ang contraceptive. Ang alam ko nga mga kapatid ha, kasi 2 years ago gusto kong magbuntis ulit and sabi ng OB ko kailangan kung plano kong magbuntis titigil ako ng at least 1 year sa pagpipills para alam mo yung okay talaga yung matres ko tapos mag-run ako ng test ganyan, magpa-pap smear, gram stain ganyan mga yung ultrasound na pinapasok sa loob na kapatid para alam mo yung walang effect yung pills kasi hindi na to nakakabuti. Ang mga pills mga kapatid hindi nakakabuti sa baby. So itong question niya na makakatulong tong magbuntis. Ate, I highly recommend na ikonsulta mo to sa OB kasi parang ako ha, ako, while reading this comment mga kapatid, parang hindi to legit yung connection ng pills sa pagbubuntis. It's a no sa akin. Itatanong ko to sa OB ko kapag bumalik ako. So, babalitaan ko lang kayo mga kapatid. So, this is the last question mga kapatid. So, the question goes like this. Dito yung laptop ko. Safe po ba yung after sex saka uminom ng pills? Hindi po safe mga kapatid. It's because, natanong ko talaga to sa aking OB nung nagsisimula akong mag-take ng Diane 35 ng pills. Ang instruction ng aking OB mga kapatid, for example, ngayon yung period ko, dapat ngayon din ako mag-start kung first taker ng Diane 35 na pills. Kung may sexual activity man na mangyayari within 14 days, we need to use additional na contraceptive na protection like condom, ganyan, para hindi mabuntis. Kasi it will take time, mga kapatid, para mag-effect yung Diane 35 na pills. Meron mga ibang OB-GYN na yung recommended nila na parang
due 7 days. Kailangan 7 days straight kang uminom, tapos kung may sexual activity man, gumamit ng condom, ganyan, kapag magsisimula mag-take ng Diane, 35. Pero yung ubi ko, 14 days talaga yung narecommend niya para safe na safe talaga. So, yan. So, I hope mga kapatid, klaro ang lahat, nasagot ko yung mga katanungan niyo. I hope makatulong na naman tong video sa inyong paggamit ng Diane 35. And kung nagustuhan niyo po itong video natin for today, don't forget to hit the like button. Share this video mga kapatid sa mga kakilala nyo na gustong mag-switch ng Diane 35 or gumagamit ng Diane 35 or nagpaplanong gumamit ng Diane 35. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you for watching this video mga kapatid, and I'll see you on the next one. Bye!